Sino? Sarap ng ano, bakulod chicken. Bakulod inasal. Check natin dito kung anong makikita natin. Window view. SM Barangka. Yun. Riverside. Balik tayo. Ikot-ikot lang tayo sa loob ng SM, no? Although hindi natin ito maiikot lahat gawa nung wala ng oras. Sakay pa tayo ng LRT. Pwede rin kubaw. May cinema. Tingnan natin kung anong showing. Quantum. Good Venture Play Center. Yun o, so sayang si Guardian of the Galaxy. Hindi natin napanood. Last na daw ngayon. Marikina. Food court nila. Second, ito yung second floor ng SM. Dito mo makikita yung tulay para papuntang LRT, Santolan Station. POG stop, BF City, Eastern Terminal, ATM Center, Supermarket. Yun. So, yun yung supermarket, tas ATM. Doon naman yung sakayan papuntang LRT to. Yan, picture taking sila. Kasi ang ganda ng view dito na area. Merong Metro Comet Premium Jeep, Rodriguez, BSF City, SM Marikina. Rodriguez, papuntang ano yan? Montalban, no? Rodriguez Rizal. Ah, Rodriguez pala, sa ano Marikina pala, sorry. Rodriguez Avenue. Mayroon ano dun, Memorial Hospital. Marikina Doctors. So, lalakad tayo dito. Doon galing yung ano ha, Antipolo. Doon tayo kanina. Saan yung 360? Hindi na tanaw dito. Ayun o. Oh. Yun, 360. 360 view dick. Wow,
di ba, no, lakas makadagdag ka. Attraction. Itong ganyang pailaw, no? Lakas maka-footpark. SM City Marikina. So gusto ko sanang pumunta doon sa may river banks or ano, riverside or ano tawag dyan. Basta init ng ilog para puntahan sana yung mga tusok-tusok nila, mga street foods. Kaso wala ng oras mahagala, no? Kaya dito na tayo sa may SM City, Marikina. Oh, di ba ang ganda ng ano, no? Kaya lang gusali. Simpleng ipailo lang, di ba? Neon light lang siya na inobis pa ganyan, no? Naturi. Ito yung ano, nag-sisit na part ni Marikina, SM Marikina sa ibang SM-SCR. Ang kanyang location, gilid ng ilog, napakasarap ng hangin, fresco. Tapos, yung kanyang design, tas elevated talaga siya, oh. So, bumahaman, hindi siya problema. Yun yung ano, yun yung entrance natin kanina. So tayo dinaan ng ano, ng ating sinakyang jeep from Antipolo. Diba? So ibig sabihin, babahaman yan, mag-overflow, walang problema kasi elevated si ano, si SM City Marikina. Kung meron mga mababahang bahagi ni SM Marikina, yung kanyang basement, no? Kung meron siyang basement ng mga car park. Pero feeling ko palang wala yata. Kasi may mga car park dito na area. Dati Marikina ang pinakamalinis na siyudad sa buong Kamaynilaan. Not until dumating si Yorme Isko, naging malinis rin ang City of Manila at ngayon naman ay ang City of Pasay or Pasay City. Grabe yung ano, no, influensya ni Tatay Diggs. Talagang na-influensya niya talaga, nabit-bit niya talaga, naipalaganap niya sa buong Pilipinas or kalakhang Pilipinas, no, hindi man lahat pero at least parang majority natin yata sa mga probinsya or mga munisipyo, LGU talagang ginaya yung sistemang pangkaranisan. Cleanliness is next to godliness talaga. Pinatao ng sumunod sa kanya si Isko Moreno. Inaamin niya talaga, inspired siya kay Tatay Digong. Ayun. Binago niya ang ano, City of Manila. Nilinis niya talaga. So, ito yung papuntang ano, Pasig City. Marikina, Pasig City. Grabe, sarap ng hangin. Pero sog. Baka ito yung mga harap para ano, parang food park. Ang downtown ng Marikina doon lang, ha. Sa Santo Niño, Santa Elena, Santo Niño. Ayun si Ilarte ko. Hindi ba na tayo? Katotoo lang, oh. Ano, para sa akin, ano talaga, livable sa akin ang ano, Manila. Marami kang pwedeng gawin, ang dami mong pwedeng puntahan. Basta hindi ka trap. Dami exits. Ang wala nga lang dito sa ano, sa NCR, yung ano, isda.
Tapos prutas, tsagulay, no? Mahal yun, mahal masyado dito yun. Sobrang pag mahili ka sa prutas, gulay, tsaka isda, wala, mahihirap pa ka sa Manila. Gago yun, ha? Iba yung ano nyo, yung kanyang tunog, lakas makahoror. Ayun, no? So mahirap sa Manila, sa NCR kapag ka ikaw ay ano, hindi lang NCR, Calabar Zone talaga. Mahirap ito yung gulay, prutas, tsaka isda. Mahal. So yun, mahirap ka talaga pag yun talaga yung ano, diet mo. So pag dito ka sa Manila, ang madalas mong kakain dito ay ano, sopas, hotdogs, smoked bologna. Di ba? Chorizo, mga processed food. Dito lang nakakain dito halos ng ano, ng preskong gulay tsaka mga isda. Kasi yun ang puro ano, no? Mga processed food. Dito pa ito. Ang mga tao kasi dito, karamihan na mga empleyado, kasi maraming empleyado, mga empleyado, no, nagtatrabaho, yung mga ordinaryo lang ang manggagawa. Hindi yung super duper na sobrang laki talaga ng mga sahod. Kumbaga sila na ay napunta dito para magtrabaho, papasok, uwi, tulog, kain, trabaho. Ganun yung lifestyle nila. Paikot-ikot na yung kanyang ano, kailangan buhay. Tapos ayo, wala na sa ano, wala na silang oras para mag-isip ako anong ulamin na masarap, na healthy, na mura, na presko, organic. Wala na silang panahon diyan. Oh, kasi yun, nasa kanang isip yun nga, patulog, gising, trabaho, pagod, puyat, uwi. Yung ganun. Basta kayo may makain naman sa tiyan, di ba? May makain lang. Tapos may sahod, may pambayad sa boarding house, lahat-lahat ng mga bills. Yan, uwian na sila. May mga empleyado, diba? Di baling mahirap basta may jowa, may asawa. Ganun talaga ang buhay, no? Basta kung saan kayo masaya, suportanta ka. So dito tayo sa taas. Kasi tayo naman ay sa LRT 2. Tinanong ko yung gwardiya kung saan matatagpuan yung mga tusok-tusok, yung sikat na mga street foods na laging trending viral sa Facebook. I mean, hindi man trending viral, baga parang ano siya, no, napakataas sa kanya engagement, maraming views talaga siya, sikat siya. Mahal ko siya. Diyos yung speed limit. No? Kung may speed limit man, parang wala rin naman ang huhuli. Yung mga Pilipina talaga na hindi talaga pwedeng kumbaga bigyan ng assignment na ano, kumbaga hindi talaga maasahan, no? Parating sa mga ganyan, kumbaga pasabihin mong bawal hanggang dyan lang, basta ano, hindi talaga sasunod ng mga Pilipino hanggat walang magbabantay. Ganun tayo, eh. Hirap natin kasunurin sa mga batas, no? Kunyari, bibigay tayo ng ano, ng instruction, di ba? Yung mga bawal at hindi pwede. Hirap natin masunod. Kasi talaga na pwede tayong gagawa ng mga bagay-bagay na pwede tayong lumusok. Kumbaga, matalino tayo gumawa ng alibi and excuses.
Bantolan Station. Entrance. Ayan, kubaw lang tayo kaya 15 pesos lang. Pero mahal kita. Hindi ko na alam kung makakakot pa. Ay, si Ning Ning. Ning! Wala pagkain, Ning. Sorry, Ning. Ning! Ang galing. Sa kaya sa galing, no? Uwi na, Ning. Kawawa naman si Muning. Wala tayong pagkain, Ning. Sorry, Ning. Gutom na yun ba? Panigurado. Hindi natin naabutan, no? Bagal kasi natin. Sa bagay, hanggang alas 9 pa naman ang biyahe. Yun nga lang, alas 9 na. Baka yun na yung last trip. Santolan. Santolan, Marikina, Pasig. Sila ay pauwi na ng Antipolo. Piniling mag-inarte, pilarte para mas mabilis. Hindi siksikan. Ang init kasi pag jeep talaga sa totoo lang, ang sakit. No, grabe no. Kaya narapat lang talaga no na tanggalin ang jeep. Sige siguro, maraming salamat sa panonood. At naipakita ko na sa inyo yung lugar, Marikina, SM. SM City, Marikina, Barangka. Bye.